Nandudumo po ako kasi halos everyday po talaga may sinisend po sa anak ko. Tinuturuan pa po na manood ng porn. Oh no. Kung anong posisyon, kung anong gagawin, tinuturuan niya pa na ipasok yung kamay sa ano sa ari ng anak ko, ganun. Hindi po yung katanggap-tanggap sa edad po ng anak ko kasi para pong tinuruan yung anak ko ng kamunduhan, wala po yung kaalam-alam. Tama po. Madam, sorry po talaga, nagmamakawa po sa ano, patawa niyo po. Alam ko malaki po yung naging kasalanan ko sa inyo, lalong-lalo na po kay Sandra. Nagmamakawa po sa anak ko, mapatawa niyo po ako. Alam ko po, tao lang po tayo nagkakasala. Ako po ay kabilang tao. Ako po yung nagkasala. Naging kapatok ko ako. Sa mga netizens, before we proceed, no, medyo magiging sensitive itong kaso na to. Kasi yun nga, bata ang biktima plus kalaswaan ang ginagawa. But to shed more light dito, kausapin natin si alias Ana, ang nanay ng 11-year-old. Ma'am Ana, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po, attorney. Ma'am Ana, ano po to at paano nyo natuklasan itong nangyayari sa inyong anak na pangbabastos? Nag-online class po kasi siya, tapos po nakatutok po siya sa cellphone. Ngayon po, inagaw ko po yung cellphone niya kasi po i-erase ko po sana yung games na nilalaro niya. Ako rin po kasi, nag-check din po kasi ako ng messenger niya, yung Facebook niya kung may mag-hack, ganun po. Binuksan ko po yung text message po. May nabasa po ako doon na, baby, hindi ako makasend sa IG, i-open mo yung WhatsApp mo. E di ngayon po, in-open ko po yung WhatsApp. Tapos nakita ko nga po doon yung mga conversation nila. Meron po mga video pa. Kaso nga lang po ang problema, yun pong na-shock po ako. Ang ginawa ko po agad, ini-block ko po yung lalak. Ang tendency po pala pag na-block ko po yun, burado po lahat, pati yung conversation po. Ano po exacto yung nakita nyo? Anong mga pictures po yung nakita nyo, ma'am? Yung sa WhatsApp, sir. Yes, ma'am. Yung sa WhatsApp po, attorney, ang nakita ko lang po, yun pong video po nung nagsasarili po yung lalaki. At sinend po to sa account ng inyong anak na 11 years old? Opo, opo. Tapos po, ay di ngayon po, parang nabigla po ako kasi nabura ko po yung ano yung conversation nila. Sabi ko, paano yan? Wala na akong ebidensya. Ano yung reaction nung anak nyo dun sa sinend sa kanya? Parang nasanay na rin po siya kasi parang April pa po nagsimula na nagkakilala sila. Eh. So parang ang sagutan po nila, ma'am, is meron silang relationship. Ganun ba po? Parang ganun na nga po, sir. So kung since April, mga ilang, gano'ng katagal na yung relasyon nila? April daw po kasi nagsimula nun pong tanungin namin. And then nung nalaman nyo? July, August, September, October. So parang 6 months na po. 6 months. Okay. Ano pong sabi nung anak nyo nung tinanong nyo siya tungkol dito? Wala po siyang sagot. Tahimik lang po siya. Naiyak lang po. Nakausap nyo po ba tong si Arman? Nakausap ko po yan, ma'am. Kasi po nung gabi rin po yun, na-discover ko po yung usapan po nila sa Instagram. Mm-hmm. At nakita ko po yung mga picture po na yun na puro po ari yung pinagpapapasa sa anak ko. Tinawagan ma'am, ko po siya gamit po yung account ng anak ko. Ano pong sabi? Kamusta po yung behavior po ng anak ninyo, ma'am? Sa ngayon, sir, puro siya higa. Tapos po, hindi po siya masyadong makausap. So may trauma. May trauma. Tapos po, ang nangyayari po sa kanya, pag nahiga po siya, parang niyayakap lang po na yung unan niya. Tapos pag kinakausap po namin, hindi po siya nakasabi. Okay. Ano po yung sinabi sa inyo ni Arman nung nakausap niyo siya? Kasi po nung gabi, galit na galit po ako. Sinigawan ko po siya na sabi ko ipapadampot ko sa police ngayon din. Pero ang totoo naman po, syempre hindi ko naman po siya mapapadampot agad-agad kasi syempre po nandito po ako sa malayo. Nandun po siya sa Bicol. Kung recent lang po sana yung mga messages, in fact, pwede niyo po siya sanang ipadampot ng panahon na yun. Kasi kunyari po nakita nyo, 2 minutes ago, nag-send siya ng picture ng ari niya sa isang 11-year-old, ma'am. Child abuse yun. Oo, that's sexual abuse na, ma'am. Yung sasenda mo ng isang 11-year-old ng isang malaswang picture. Actually, hindi lang isa, Attorney Garrett. Ang dami. Ayoko bulangin. May video pa. Sam, Merry Christmas sa'yo na. Sa'yo na yan. Ayaw din ni Sherry. Regalo ko na yan sa'yo. Nakita ko na yan dapat kong makitang ebidensya. Korte na lang, piskal na lang makakita nito ngayon. Kasi sobrang laswa. Sa mga netizens, susukatin ba natin siya? Huwag na, grabe ka naman. Pero hindi naman, eto na lang, malaki yung kasalanan niya. Pero kasalanan niya lang yung malaki. Kasalanan niya lang talaga, attorney. Oo. Ang malaki. Ayun. Sir Arman, ano itong ginawa mo, sir? Bakit 11 years old, Sir Arman? Sir, nagmamakawa po ako, sir. Alam ko po, nagsala po ako.
malaki po yung naging katalanan ko at nagsisisi po ako sa nagawa ko po, sir. So, sorry po talaga. Alam mo pong 11 years old tong kachat mo? Actually po, sir, hindi din po eh. Kasi pakilala niya po sa akin na legal age na po siya. Ayun ang mali, kasi hindi po factor, actually trick question yun, hindi factor kung alam mo o hindi. It is your duty to know kung yung kausap mo ba ay talagang legal age. Ang unfortunate po dito, sir, eh mukhang ang laswa po ng sinend nyo, pasok po siya sa sexual abuse under our child abuse law. Ano po masasabi nyo dito sa nanay ng ating biktima ngayon? Ma'am, madam, sorry po talaga, nagmamakawa po sa ano, patawad yung... Alam ko malaki po yung naging kasalanan ko sa inyo, lalong-lalo na po kay Sandra. Nagmamakawa po sana po, mapatawad niyo po ako. Sana po maayos po natin ito. Alam ko po, tao lang po tayo nagkakasala. Ako po, itabi lang tao. Ako po yung nagkasala. Naging kapasok po ako. Hindi ko po inaasahan na ganito po pala yung sistema po, na ganun nga po pala na minor de edad. Ako pa yung humihingi ng pagpapatawad at pumanhin po sa inyo. Sandali lang, Sir Arman, ikakat lang kita, no? Kasi nakita ko dun sa mga ebidensyang nandito, kahit distract, nakaka-distract talaga yung mga sinend mo. Ano eh, video chat siya. May, nagbi-video chat kayo nung bata eh. Hindi mo alam na minor de edad yon. So nakikita mo siya. Hindi po, ma'am. Kasi po ngayon na lang din po yan. Meron po kasi dito mga log na talaga pong may video chat kayo. Video chat po, nagkakatawagan po kami po. Paano nyo po hindi alam na minor de edad to, sir? Although sabi ko nga kanina, hindi siya factor, pero gusto ko malaman bakit hindi ka tumigil yung nakita mong sobrang bata pa ng kausap mo. Kasi po, nung nagbibigyo chat po kami, halos kadalasan din po, halos audio chat lang din po ang nangyayari. Ako lang po yung naka-open camera, siya lang po naka-off cam, tapos naka-open mic lang po. Alam mo bang may trauma na ngayon yung babae na si alias Sandra na hindi na daw normal ang kanyang behavior sa kanyang pamilya? Hindi na nga daw makausap ng kanyang pamilya. Sorry po, pero hindi ko po alam, sir. Sige, kausapin muna natin si Dr. Camille Garcia, isang psychologist from the Clinic of the Holy Spirit. Doc Camille, magandang hapon po si Attorney Tungol po. Ay, magandang hapon po, Attorney. Una-una, no, kung sasabihin natin may epekto sa isang 11 years old ang pagpapakita ng isang ari ng isang 19 years old, malaki. Dahil kasi ang isang 11 years old, kahit na sabihin mong meron siyang kaalaman sa mga ganyang bagay, traumatic yun. Yes. Dahil kasi anong gusto mong palabasin na ikaw ay magugustuhan sa pagpapakita ng mga malalastong bagay? And definitely, yung sinabi ni attorney na ito ay isang child abuse or sexual abuse, totoo po yun. And it can be traumatic. One, maaari ngayon hindi nakikita yung talagang sabihin natin epekto dahil kasi tahimik lang yung bata. Pero yung mga possibility na siyempre, pag nag-abot na yun ng 12 or 13 years old, parang yung magkakaroon siya ng pagkakataon na talagang magkaroon ng attraction sa opposite sex. Mm-hmm. Tapos, ganun na makikita niya. It will be very difficult para sa batang ito na makarecover na parang ayoko, may takot. Pangalawa, sasabihin niya ganun ba talaga? Or baka mamaya dahil kasi pinagalitan siya, it will turn out na palagi na lang siyang magkakaroon ng sabihin natin na aversion towards the opposite sex. So, doktora, kaya naman yung aversion sa family, ganun. Doktora, what you mean to say is meron tong possible permanent effect sa kanyang development? Oo, pwede. Kaya nga kinakailangan magkaroon ng debriefing yung batang yan kasi baka magkaroon din ng depression kasi baka mamaya hindi niya naintindihan na ito bang nangyayari ito? Ito ba yung isang uri ng pagmamahal na dapat ipapakita yung mga ganitong bagay? Tama. Yes, 11 years. Tama. Oo, sasabihin, jowa, mga ganyang bagay. Pero hindi yun nagpapakita ng mga ganyang kalaswaan. Yes, kasi agree, ang tendency talaga, it will be something na hindi lang traumatic. There will be fear. Yung takot na mararamdaman nila. At at the same time, parang you are loving the wrong person at the wrong time. Alam mo yan, yung kahit sabihin mo, naku Arman, ako ay nagagalit sa'yo dahil kasi para ka nang nangre-rape ng bata. Correct. Sa ginawa mong ganyan. That's a very good outlook, doctor. Oh. Actually, doktora, ano nga eh, the penalties are not that far off. Itong sexual abuse na ginagawa niya,
mahaba-habang pagkapapakulong rin to, Dok. Well, yes. And if you would allow us, Doktora, para matulungan natin yung bata, i-refer po namin sa inyo for your medical intervention, Doktora. Oo, walang problema yun. Walang problema yun. Basta, gana, dali niyo dito para makita natin. Maraming salamat, salamat po, Dok. Sige po, ipapadala po namin dyan immediately. Ma'am, ganito, isang tanong na lang po. Hindi na po kayo ready magpatawad. Tama ba po? Ay, hindi po, kasi grabe okay. po yung itinanim niya sa utak ng anak ko. Okay, done deal, di ba? Fernando, alam mo naman to yung ginawa ng anak mo, di ba? Opo, talaga sir, nang hihinginan po siya ng kapatawan. Talaga po, hindi ko na po maintindihan sir, anong gagawin ko rin. Bakit naman po ng batang hari, bakit magkagayong kaya? Mabangi po ko ng kapatawaran sa mga nagawa namin pagkakamali. Nakausap na po bukat tayo, akala ko po okay na po ang lahat. At tumari niyo po kami. Kung alam mo po magpapatikap yung bata, willing po kami tumulong. Basta matapos na ang lahat. Ma'am, nagsabi po siya dito kanina na humingi na daw siyang patawad at nagsabi kayong okay na? Opo, sir. Yun po yun yung hindi ko pa po na nababasa lahat po ng mga message niya sa Instagram. Kasi po nung after po nung mag-video call po ako sa anak niya sa noon pong gamit Instagram. After po noon, nag-okay po ako, sabi ko okay. Pero po nung after po noon, nung binasa ko po lahat ng usapan niya, nanlulumo po ako kasi halos everyday po talagang may sinisend po sa anak ko. Tinuturuan pa po na manood ng porn. Oh no. Yun ang hindi natin nakuha kanina. Tinuturuan po niya na manood ng porn, kung anong posisyon, kung anong gagawin, tinuturuan niya pa na ipasok yung kamay sa sa ari ng anak ko, ganun. Mm-hmm. Hindi po yan katanggap-tanggap sa edad po ng anak ko kasi para pong tinuruan yung anak ng kamunduhan, wala po yang kaalam-alam. Tama po. Saka nagsinungaling sa atin kanina, Tony Garrett, si Arman. Sabi niya, hindi pa niya nakikita yung bata. Alam niya po yan na 11 years old. Tinuturuan nga po niya sa mga assignment. Imposible naman po. Eh, yun pong anak ko, nahulog na sa kanya. Ultimong history ng pamilya namin is to, ultimong pagbili namin ng lupa, alam nung lalaki kasi kinikwento po ng anak ko. Actually, ma'am, kanina nga po kinausap namin si Sandra, no? At siya'y nagsabi nga na nagvi-video call sila at sila'y nagkikita naman. Alam niya naman daw yung itsura ni Sandra. Alam niya naman na 11 years old talaga. Kanina nga lang sa programa, medyo tinanggi niya pa. Kaya intindi ko rin naman na mahirap magpatawad sa ngayon. Kasi nga, may ginawa na kang masama, nagsinungaling pa. Talagang itutuloy po natin yung kaso, ma'am. Opo, mapapatawad ko lang po siya. Siguro po, after 7 years at 18 years old na yung anak ko, wala pang asawa. Naintindihan ko po, ma'am. Magulang po ako. Magulang din po kayo. Saka, naintindihan ko po kung paano kayo magalit. Pero po, humingi po ng kapatawaran. Tao lang po kami. Tao rin lang po. Nagkakamali po. Ngayon sir, magkaiba tayo ng sitwasyon. Babae sa akin, minor, lalaki sa inyo. Ayan. Merak din po akong babae, kaya naintindihan ko po yung paningin mo. Kailang bumaring pag-usapan na lang po natin ito. Mahirap po talaga mamu may problema. Hindi ko po kayang may problema. Nag-usapan ko po, may sakit po kayo. Paano na po kami? Ano po masasabi nyo, Ana? Na... Ay, hindi po. Hindi talaga. Hindi talaga matindag si... Pero ako, kasi tinuruan po. Akala ko pa usapan natin, ma'am. I-block lang po. Titigil na yung anak ko. Okay na po yun. Hindi po ako doon. Sir Fernando? Hindi kasi pwedeng ganun na i-block lang. Kasi po pwedeng gawin pa niya ulit yan sa iba. Actually, ang isasuggest ko nga na ipa-check din sa psychologist yung anak ninyo, si Arman. No, kasi yung nakikita ko sa personality niya, medyo manipulative siya eh. Yung way ng pagsasalita niya, actually kami ni Garrett, yung way na kausapin niya kami, medyo... Inuuto niya kami. Arman, nakita mo naman kanina no habang on air tayo, tinanong kita ng diretsahan kung nag-video call ba kayo, kung kilala mo ba, nakita mo na ba para masigurado yung edad niya. At sinabi mo sa amin na hindi, 'di ba? Paano kita tutulungan humingi ng patawad kung sa amin nga nagsinungaling ka, Arman? Sinabi na ni Sandra sa akin na nag-video chat kayo, naka-on cam naman daw yung itsura niya. In fact, nag-send pa nga daw siya ng pictures niya sa iyo. 'Di ba? Pwede naman sanang tulungan kitang humingi ng patawad para at least bumaba yung krimen, mag-plea guilty ka na lang to a smaller crime. Pero hindi, Arman eh. Nagsinungaling ka pa kahit sa amin, Arman. Sir, may sasabihin po ako, sir. Ano yun? Ano yun? Di ba po, sinasabi ko po kanina, yung dati po yun. Yung halos hindi nga, yun nga po sabi ko, yun nga po, nag-video po kami. Naka-off cam po, tapos naka-open mic lang.
po. Yes. Kasi yun nga, hindi ko naman po sinabi yun na ngayon, yung latest po yun. Tapos yun nga po, yung ngayon na mismo, yung mga nakaraan lang pong ano, ngayon lang pong nakadaang buwan lang po. Yun na po, yung nakakausap na po kami, na, naka-open na po siya na nakikita ko na siya. Arman, pero parehas pa rin yung tanong namin, nag-iiba lang yung sagot mo. Ang sa akin lang ganito, no? Mukhang may problema ka rin sa pag-iisip dahil walang 19 years old na nasa tamang isip ang papatol sa isang 11-year-old. Napakahirap isipin nun. Tama yung sabi ni Attorney Sam kanina na baka kailangan ka rin magpa-psychologist, no? Papatingin ka rin namin, pero unahin namin syempre yung proseso sa batas. Si Attorney Garrett, ang nakakatakot dito, sakit din kasi ang pagiging addict. Tama. Nilalagay sa rehab yon, Arman. Posibleng kung hindi sa bahay pag-asa, i-commit siya sa rehab as a sex addict. Totoo ba yon, Arman? Sabihin mo na sa amin ngayon. Sinesendan mo siya, ano papanoorin niyang porn, kung paano siya daw gagalaw, tinuturuan mo rin daw paano niya ipasok yung daliri niya sa sarili niya. Sir, hindi po totoo yan, sir. Hindi po ako nagtuturo sa kanya po, sir. Sino nagtuturo sa kanya, Arman? Sir, nung nagkaano po kami, marunong naman na din po siya. Hindi naman po ako nagtuturo sa kanya po. Alas po, sa katunayan, siya pa din, siya nga din po ang nagtuturo sa akin. Wow. May problema talaga. Talaga ba? Nagalit. Lalo tuloy sa'yo si yung mami ni Sandra, Ma'am Arman. Ma'am Ana, ano masasabi mo tungkol dun? Eh, kung gusto mo, kung gusto po niya, di ipabasa ko pa lahat ng usapan nila. Nandito pa naman po, hindi pa po burado. Ma'am Ana, isend niyo po sa amin. Ganito po natin tatapusin, no? Isend niyo po sa amin lahat ng screenshot na meron kayo para po gamitin nating ebidensya yan sa piskalya. Para po mapunta na sa korte itong kasong to. Hindi po maliit na kaso itong hinaharap niya. Again, aside from probably child pornography, dahil nga pinapanood niyang magsarili itong bata, meron pa po siyang child abuse dito, sexual abuse under RA 7610. So, tulungan niyo po kami, ma'am. Kalapin po natin lahat ng ebidensya makukuha natin. Opo, attorney. Sige. Sabihin niyo na po, ang huling gusto niyo sabihin kay Arman, bago po tayo mag-proceed. Wala na po akong masabi sa kasinungalingan niya. Nabasa ko na po lahat ng conversation. Okay. Okay. Sige, ma'am. Maganda po yan. Magkita-kita na lang tayo kung may patawad na mangyayari. Gawin na lang natin sa harap ng piskalya. Mm-hmm. If ever, di ba, mayroong ganun, pwede pa naman. Pero sa ngayon, ituloy-tuloy muna natin, ma'am. Opo, attorney. Okay. Sir Fernando, narinig naman na po ang desisyon ng nanay ng biktima. Paano po kayo? Wala na po talang kapatawaran. Tao lang po talaga. Sir, dapat hindi ganun eh. Hindi basta humingi tayo ng patawad, wala ng konsekwensi. Yung patawad kasi hindi naman absuelto sa lahat ng kasalanan yan, di ba? Pero Sir Fernando, no, 19 years old na kasi yung anak nyo, so dapat mag-take responsibility na siya dun sa mga ginawa niya. Kapag kayo kasi ang pinagbigyan namin, kayong humihingi ng tawad on behalf ng anak nyo, hindi rin maganda yung epekto nun sa kanya. Hindi po, kasi po talaga na mag-sisi. Pinagsabihan ko na po yung anak. Iliwanag ko po sa kanyang lahat. Talaga po, mag-sisi na siya. Lagi nung ngayon po, Ako, isasuggest ko po sa inyo, Sir Fernando, hayaan nyo kaming i-file yung kaso, magkita tayo sa fiskal para makita din po ng anak ninyo na ito ang mangyayari sa kanya. Actually, tinutulungan din po namin kayong i-disiplina yung anak ninyo kasi hindi na rin siya naawa sa inyo eh, na ganito yung nangyari, hindi ba? Nadadamay kayo, nasistress kayo bilang magulang. So, dapat talaga ay makita niya na ito, ganito kaseryoso yung mga ginawa niyang bagay. Hindi pwedeng palampasin na lang. Pag-isipin niyo po kung paano niyo hihingiin yung patawad at gawin niyo po yun sa harap ng piskalya. Kasi yung fiskal na po magsasabi na tapos na yung kaso dahil pinatawad na kayo ng nagre-reklamong partida. Sige, magandang hapon, Sir Fernando. Ma'am Ana? Hello po, attorney. Kami po, kakampi na po kami sa inyo. Tutulungan na po namin kayo magsampa ng kaso dito. Hindi po natin mamaliitin itong ginawa niya. Kahit online-online lang to. Sabi nga ng doktor na aming kinausap kanina, may posibilidad na medyo permanente ang mangyayari. So yung team namin is maghanap rin ng paraan para makapag-psychologist yung anak ninyo, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Magandang hapon po at maraming salamat po sa tiwala ninyo sa aming programa. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang hapon po.